For you. You may be wondering where I am right now. Actually, nasa kahabaan ako ng Rojas Boulevard. At ngayon, you can see this huge Manila sign behind me to serve as landmark that we are indeed in the capital city. And alam nyo ba, hindi lang yan ang insta-worthy place na makikita nyo sa buong Manila. Today, I will tour you around Manila and ang mga sikat na lugar pupuntahan natin yan. At hindi lang yan, gagawin natin ang paborito mo at ang paborito ko na food trip. Titikman natin ang mga pagkain dito na for sure tatak Manila. Let's go! Welcome ko Wanderers to our first destination, ang Manila Bay! Alam niyo ba na nag-trending ang Manila Bay sa sama-sama at tulong-tulong na panlilinis nito nung nakaraang mga buwan lang. And ang Manila Bay ay makikita sa kahabaan ng Rojas Boulevard na dating tinawag na Rui Boulevard. Mga ka-wonders ko, nakapunta na ba kayo dito noon? Kasi kung ikukumpara natin yung noon na Manila Bay sa ngayon na Manila Bay, talagang malaki yung pagbabago nito. So, kung dadaan kayo dito sa Maynila, make sure to visit Manila Bay para makita nyo ang beautiful sunset. Not so far away from Manila Bay ay makikita naman natin ang isa, or should I say, ang pinakasikat na park sa ating bansa, ang Luneta Park. Luneta Park is also known as Rizal Park. Sa Tagalog, Liwasang Rizal, na dating tinawag na Bagong Bayan. Alam nyo ba kung saan nakuha ang salitang Luneta Park? Google nyo! Joke! Dahil love ko kayo, isi-share ko sa inyo. Ang Luneta ay hango sa salitang Luna or Moon. Kayo nang bahala humusga kung bakit. Dito sa Luneta Park din makikita ang bantayog ng ating pangbansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Hindi lang yan, makikita rin dito ang Japanese Garden, Museo Pambata, National Library of the Philippines, Planetarium at iba pa. And you know mga ka-wanderers, dito makikita ang 0-kilometer mark kung saan sinusukat ang distansya ng isang lugar mula sa sentro ng ating bansa. So nag-e-enjoy ba kayo so far? Kasi ako super nag-e-enjoy. Ikalayuan dito ay matatagpuan natin ang Old Manila. Oo mga ka-wanderers, curious kayo no? Tara samahan niyo ako at atin itong tuklasin. Eto na guys, andito na ako sa lugar kung saan tinatawag ding Old Manila, ang Intramuros! Intramuros is also called the Walled City, and during the Spanish Empire, this was synonymous to the city of Manila. The Ark of the Centuries that was previously found inside UST was moved together with the school in 1941. Sa Intramuros din natin matatagpuan ang Baluarte de San Diego, Palacio de Gobernador, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Lyceum of the Philippines University, Kaleya de San Juan de Letran, at ang Mapua University. Hi! So ayan, andito na tayo sa isa sa mga go-to places pag nagpupunta sa Intramuros, ang Fort Santiago! Pero alam nyo ba, isa rin ito sa lugar kung saan matatagpuan ang piita ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal bago siya barilin sa Luneta Park. At kung tama yung pagkakaalala ko, ang entrance fee dito ay 75 pesos para sa mga adults at 50 pesos naman para sa mga estudyante. Kaya kung mapapadaan kayo dito sa Intramuros, huwag niyong kakalimutan daanan ang Fort Santiago. You know guys, ang dami talaga nating napuntahan today. At kitang-kita ko sa orasan ko na lagpas lunchtime na. Kaya pala sobrang kumukulot, gutom na ang aking tiyan. Luckily, alam ko merong lugar dito sa Maynila kung saan matatagpuan ang the best food trip spots na sobrang mura at affordable pa. Tara, dadalhin ko kayo doon! Sa Ongting Street. Tara!
dahil inabutan ako ng lunchtime, dito na talaga ako kakasin. Actually, ito yung pinaka-excited ako kasi kanina pa, naaamoy ko siya. Sobrang, ang bango. Sobrang sarap, sobrang... Grabe, nabusog talaga ako nung sobrang sarap na bangus na yun. Pero the show must go on. So, andito tayo sa perfect pairing nila na congee at siopaw. Pati ang very, very famous dito na siaolongbao. And to wash it all off, mga ka-wonders, ang kanilang gulaman. Sobrang consistent ng restaurant na to. Kasi ang pinaka gusto ko talaga sa congee, yung malasa eh. Sobrang kuha nila yung lasa. Tapos, meron sila mga meatballs. Titikman ko yung isa. Ito yung finally, andito na tayo sa kainan. Tinanong ko si Ate kanina sa ilan sa mga best seller nila dito. Ang sabi niya sa akin, ang oyster cake daw, ang pinaka the best nila na butter chicken, at ang pancit bihon. Meron din silang exotic sa menu tulad ng kokak, pero dahil nga sobrang sarap at sobrang best seller nito, all out na sila. Tara, kainin na natin! Ayan, ang una nating titikman ay ang oyster cake. Ayan mga ka-wonders, masarap siya, medyo slimy yung lasa niya. Para siyang actually, parang torta. Sa totoo lang, first time ko talagang titikman tong oyster cake na to. And so far, masarap naman yung lasa niya para sa akin. Para siyang, yun nga, torta. Feeling ko, kaya nila tinawag to na oyster cake kasi mukha siyang pancake. Gawa lang naman daw sa oyster, mga gulay, tapos ito. So, ayan, yan ang first titikman natin, ang oyster cake. And ang susunod natin na titikman ay ang butter chicken. Actually, marami na ako natikman ng mga butter chicken at isa to sa pinaka-affordable na nakita ko at sa halagang 150 lang. Pwede na siya pang group meals. Tala, tikman na natin. Sarap! Makakalimutan niyo yung pangalan ng munakit sa inyo. This is it, pansit! Ang pinakahuling titikman natin dito ang kanilang pansit bihon. Sobrang sarap talaga. Ayan, so andito ako ngayon sa aking next stop. Tara, samahan niyo ako. So ayan na nga guys, tapos na tayo sa ating main meals for today. Pero dahil ako ay Pilipinong-Pilipino at gustong-gusto ko na nagde-dessert pagkatapos, dadalhin ko kayo sa pinakasikat na kainan o bihihan ng ating sikat na tapat Pinoy dessert dito sa Maynila. Tara! Guys, ang pinaka-pinaka hinihintay nating lahat
ang halo-halo sa ugbo. At makikita nyo naman, ang super halo-halo nila ay sobrang laki. So, pwede siyang for sharing, pero kung matakaw ka, pwede siyang for you. Tapos, sinabayan na rin namin ng isaw para may pangkula, pambara. Ayan, so kung makikita nyo, yung halo-halo natin, medyo tunaw na siya. Meron siyang ice cream, meron siyang sobrang generous na amount ng leche flan. Yun yung the best dun eh. Tapos meron siyang ube, of course. Tapos ang dami niyang sa whole guys. So, ahaluin ko lang siya ng very, very real life. Kapag chillax lang kayo dyan habang hinahalo ko siya. Para matikman na. So, ayan. Wait, lalapit ko siya sa akin para matikman. Mahala ko yung pinatay. So, wait, ito na. Moment of truth, guys. So, ayun. Kumarsip siya. Masalap siya, guys. Nagigets ko yung... Nagigets ko yung hype ng lahat ng tao. Sobrang favorite ko yung leche flan. Tapos, yung ube, malasa din talaga siya. Tapos hindi siya super tamis, no? Tapos, ang maganda pa dyan, maraming siyang sabaw. So, kung... Napapadaan kayo dito sa ugbo, or kung napapadaan kayo dito, lagi yung tatandaan na kailangan yung itry yung halo-halo nila dito. Kasi for sure, the best to. So, ayan. Tara, kainin na natin. Ayan, so... Paubos na, uubusin ko na siya. Pero na-realize ko na ang dami ko nang nakain sa araw na to, ka-wonders ko. Meron tayong kinain na xiaoyongbao, meron tayong kinain na pansit, buttered chicken, at maraming marami pa. So, pakiramdam ko, kailangan nating mag-jogging. Kasi nakaka-help siya sa mental and physical health natin. Nax, may paganan tayo. So, dadalhin ko kayo ngayon sa isa sa mga magaganda at sikat na jogging spots dito sa Maynila, which is ang Quirino Grandstand. Nakakatuwa dito kasi sa Quirino Grandstand, marami kang makakasama na mga nagjo-jogging. Tapos it's very safe and secure, tapos konti lang yung mga dumadaan na sasakyan. So mga ka-wonder, sa lahat na napuntahan natin ngayong araw, anong pinaka nagustuhan nyo? Comment down below and sabihin nyo rin sa akin kung bakit yun ang napili nyo. I hope nag-enjoy kayo sa mga adventures natin today. And sana mapuntahan nyo yung mga magagandang scenes na nakita nyo sa vlog na to. Once again, I am Ariel Feliciano and I am your Manilenia on the go. Bye-bye.